Ayan guys, nag-cut na tayo ng head of spring onion and then 2 pieces of tomato. Mayroon na tayo dito bones of fish and head. Nakat na natin yan siya ng half. Ayan na, dry na natin siya ng tissue paper. Then mayroon tayo dito 3 pieces of ginger. And then lagyan natin siya ng corn flour or flour para hindi siya mag-agsip guys kapag nagprito. Then lagyan na din na po natin siya ng salt para mas masarap siya mamaya yung ating soup. Ayan, gagawin natin to siyang soup. Kasi papakainin natin yung alaga natin ng miswa. So, higat at sore throat. Bawal daw yung chicken. Kasi kahapon ay chicken yung ginawa ko. Mas lalong sumakit yung lalamunan niya. Kaya ngayon ay gagawa tayo gamit ang fish bone. Yan. So, kakain siya ng miswa. Sabaw ng isda yung gagamitin natin. Ayan na, mag-start na tayong magluto. Habang dito ay pakukuluan natin yung ating garlic and ginger and then ating fish cake. Ayan, stir fry na natin siya kanina. Ayan na may, ay pakukuluan na natin siya. Ayan, nag-una tayo ng ating kalayo sa ating kawali habang nandito sa ating side yung lulutuin natin. Ayan, lagyan na natin siya ng oil. Ayan, ilagyan na pala natin siya ng oil guys, pero konti lang yung ilagay natin dahil yung bone lang naman yung i-fry natin. Ayan. Ayan, i-fry na natin siya. So, lalagyan natin siya ng paper para hindi siya masyadong oily yung ating area. Ayan guys, i-stick na natin siya. Natin siya. Balik-balik. Ayan, boil na po yung ating fish cake with garlic and ginger. Kaya pinaan na po at patayin natin muna yung apoy. Ayan, i-check na natin siya kung lupot na siya. Ayan, pwede na siya. Kahaon natin, ilagay natin dito sa tissue. Para matanggal lang yung amoy niya guys, kaya pina-fry natin siya with garlic and with the ginger. Ayan. Ilagay natin yung natira. Ayan, i-check natin ulit. Ayan guys, on natin ulit yung fire niya. Ayan. Para pukulo siya. Ilagay natin yung onion head and then tomato. Then, i-add na natin yung na-fry natin na bone and na-fry natin na head. Ayan. Yung pinagkakaiba sa Pilipinas guys, dahil tayo ay nagbo-boil ng water at saka onion and
tomato and ginger. Dito ay pina-fry yung isda muna guys bago ilagay sa sabaw para hindi siya maamoy isda, para hindi siya super fishy. Then ngayon ito ay ipa-off na natin to siya. Okay na yung ating bones. Ayan, patuloyin na natin siya. Ayan. I-add na natin lahat. Ayan. Pakuloyin lang natin siya ng pakuloyin. I think about 30 minutes. Sarado muna natin. Ayan guys, i-check na natin siya. Ayan, super yummy na yan siya guys. Ayan, this is our Chinese fish head soup. Ayan. Ayan guys, ayan. Kapag kids po yung kakain, pwede po silang kumain ng rice or miswa. Ayan. Ngayon ay gagawa tayo ng para sa kids. Ayan. Pwede nyo pa yan makain yung fish head guys. Ayan. Pwede din kumain ito with the rice. Ayan. It's up to you what you want. And then you can add mushroom or spinach. What veggie do you want? Ayan. Ayan. Dahil kids yung kakain, lalagyan ko siya ng veggie na konti lang na spinach. Ayan. I-off na natin ito siya. Ayan, antayin natin kukulo yan yung sabaw ng isda guys with the spinach, and then lagyan natin siya ng half slice of miswa or taosyan. Ayan, ito po yung kinakain dito kapag mayroong lagnat yung mga bata or sore throat. Hindi po pinakain ng rice and chicken, bawal po. Ayan, boil na siya guys, lagyan na natin siya ng miswa or ng taosyan. Super sarap na yan siya. Ayan na po yung ating miswa noodles. For the kid. Very yummy guys. This is for the adult guys. You can add the vegetable. Ayan. Because the people like the mushroom and spinach. You can serve, use the bowl, or you use this one, the small pot. So when the veggie is already cooked, we can add the fish meat. Ayan. Like that po guys, yung sa Chinese style. Ayan guys, luto na po siya. Off na po natin yung pie. You can serve, use this one or use the bowl. Ayan, you can use that one serve with the rice, or do you want also the miswa? Ayan, put the spring onion on top.